Magandang umaga po sa inyo mga minamahal at mga kapatid at mga kaibigan sa pagpapatuloy po ninyo na pagsusubaybay sa programang ito ng Morning Manna. Alam ko na lahat tayo, hindi lamang ako, hindi lamang kami na mga nagsasalita dito ang nakikinabang, hindi lamang kami ang tumatatag, ang lumalakas. Alam din namin na sa tulong ng Panginoon kayo ay lumalakas din at nai-inspired kayo lalo sa mga gawain na meron kayo, anumang gawain na meron kayo, sapagkat nare-recharge tayo at nagiging malakas ang bawat isa sa atin. At ako'y nagpapasalamat din sa Panginoon na naririyan pa rin kayo. Marahil ang iba sa inyo ay nanunood, marahil ang iba sa inyo ay nakikinig. Ako'y umaasa na ang Banal na Espiritu ay lagi nating maranasan sa araw-araw ng ating buhay, na kahit sa saan man tayo naroon, ang pag-ibig ng Diyos ay naririyan pa rin sa atin. Ako po'y nag-aanyaya sa inyo na tayo manalangin bago tayo magpatuloy. Dakilang Diyos, marami pong salamat na ang pag-ibig ninyo ay aming naranasan. At maraming salamat sa pag-ibig na ito na anupat aming nadama sa iba't ibang mga karanasan na meron kami. Umaasa po kami ng Banal na Espiritu ang manahan sa amin sa aming pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ang pag-aaral natin ngayong umaga ay marahil marami sa inyo o most of us ay nakakadama din nito. Iba nga lang minsan ang setup, iba nga lang minsan ang kasaysayan, pero napakaganda na maranasan din natin ang bagay na ito. At alam ko ang iba ay danas dito. Sa lahat ng mga merong mga inaalagaan, mga kambing man, mga hayop man, o ano man yan, kalabaw man, baka man, marami sila ay inyo itong makaka-relate kayo rito. Kasi damdam ninyo kung papaano ang magbantay, ang mag-ingat ng ganitong mga klaseng mga hayop na ating inaalagaan. So ang iba sa atin ay marahil merong mga kambingan, merong mga bakahan, merong mga manukan o ano man yan, pero ang kagandahan ay maintindihan natin ng lubos ito sapagkat nararanasan natin sa araw-araw. Ang aking tatalakayin ngayong umaga para sa ating lahat ay masusumpungan sa awit 23. At ito ay very much familiar sa bawat isa sa atin, lalo tigit sa atin ng mga Kristiyano. Alam natin ang kasaysayan na ito. Alam natin ang imagery na ito. Na ito ay napapatungkol, as I look at it, ito ay napapatungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig na ito ay napakahalaga. Ang pag-ibig na ito ay napakasagana sa lahat ng bagay. Kaya gusto kong i-share sa inyo ang isang karanasan ng isang pastol pag tumingin tayo at pumunta tayo. For example, ang ating kaisipan ay dalhin natin sa Middle East, right? At imagine natin na doon ay alam natin lahat na napakaraming tupa at naroon ang isang pastor, naroon ang isang pastol, ang kanyang tupa ay kanyang dinadala sa araw-araw at iuwi naman sa hapon at marami siyang mga bagay na ginagawa na para ang kanyang tupa ay masatisfied. At pag masatisfied na, alam natin na tayo rin ang mga nag-aalaga ay we are also satisfied. So, parang ang buong umaga ay para sa atin ay productive. At makikita natin na ito ay araw-araw routine na na ginagawa ng mga pastol sa kanilang buhay bilang kanilang ito ang kanilang trabaho. At dito masusubok na kung papaano ang kanilang mga skills na dadalhin nila ang kanilang mga tupa doon sa dapat dalhin na para sila ay maging maayos. But look at this. Ito ay everyday life ng ginagawa ng mga pastol na ito. At ang kanilang pag-ibig ay natutuon lalo tigit sa mga tupang ito. Ako, nakaranas po ako na mag-alaga ng 175 na mga baka. At kapag ka ang puso mo ay malayo sa kanila, mahihirapan kang sila alagaan.
Alam naman natin ang kalagayan nila, alam natin yung mga sitwasyon nila, alam natin yung pag-uugali nila. Pero kapag ka hindi mo itinuon ang sarili mo, ang pag-ibig mo rito, ay mahihirapan ka, mga minamahal na mga kapatid. So, alam ko na naintindihan ninyo, alam ko na nararanasan din ninyo ito. Pero ang pag-ibig na ito, sa araw-araw ay nakikita natin, sa araw-araw ay nararanasan natin, ito ay napakahalaga na para lalo tayong lumago sa ating pananampalataya. And this is also a powerful tool for us. Yung pag-ibig na ito sa araw-araw ng ating buhay. Okay, now let's go. Tayo ay maglalakbay ang sabi rito ni David. Ang sabi niya, umpisahan ko sa 1 ng Psalm 23 hanggang 4 lamang tayo. Sabi ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." So alam natin lahat yan. So alam natin ang Panginoon ang siyang ating pastor. At ang pag-ibig niya sa araw-araw ng ating buhay ay kanyang ibinibigay sa atin. At kitang-kita natin ito sa paggawa natin, sa anumang ginagawa natin, ang pag-ibig ng Panginoon ay nariyan. But in verse 2, look in verse 2. Pansinin niyo in verse 2. Ang sabi niya, "He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside the quiet waters, and He restores my soul," mga kapatid ko. Look at this. Ang pag-ibig na ito, one, in this verse, in verse 2, this is a kind of love, this is a restoring love. Kapag ka ang pastol ay dinadala ang kaniyang mga tupa doon sa maliwanag na malinaw na ilog at talaga namang napakabusog, napakaganda ng mga halaman doon, napakaganda ng pagkain, ng damo doon, na para doon pinapapunta niya, hinahanapan niya, na para doon ang kanyang mga tupa ay pumaroon at manginain, at pagkatapos mamamahinga doon sa isang tabi ng batis na napakaganda ng lugar. It's a quiet place, it's a peaceful place, para magkaroon muli sila ng panibagong kalakasan sa paglalakbay nila marahil pauwi. Now look at this one. Habang ang pag-ibig na ito ay nagagabay sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, may mga bagay na kung minsan tayo ay naranasan. Minsan ay lalo tigit sa ating buhay ay parang tayo ay nanghihina na. Pero ang kagandahan ng pag-ibig na ito na ipinagkakaloob sa atin ng ating pastol, sapagkat ang pag-ibig na ito ay nagre-restore sa atin ng kalakasan na para muli sa paglawig natin, sa buhay natin, sa pakikisalamuha natin, sa mga pagsubok na dinaanan at dadaraanan natin, sa mga hamon ng buhay na kaliwat kanan sa ating buhay, ay meron tayong lakas, meron tayong tinatawag na panibagong kalakasan na para sila ay labanan, na para ito ay mapanagumpayan natin. And this kind of love will restore us. Mga minamahal, mga kapatid. Dadalhin niya tayo. Papagpahingahin tayo ng pag-ibig na ito na para makarestore muli tayo ng lakas sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, na hanggat sa maabot natin ang ating minimithi na mapalad na pag-asa. And this kind of love in verse 2 ng Psalm 23 will restore us to gain strength in everyday life. Hindi ba ka napakaganda na meron tayong pag-ibig na ganito? Hindi ba napakaganda na naranasan natin ang pag-ibig na ito, na siyang muling magre-restore sa atin, na kapag tayo ay nasa quiet place, magkakaroon muli tayo ng kalakasan na para sa pagsalunga sa panibagong buhay, sa araw-araw na ating nasa kakasalamuha, lalo tigit sa pandemic na ito na parang hindi na matapos-tapos sa araw-araw. But then the love, this kind of love, amid inner circumstances, will restore us to be able for us to gain strength, a new strength na para magamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Hindi natin alam ang ating pupuntahan. Hindi natin alam ang ating kinabukasan. But as we look this kind of love
And as we experience this kind of love, hindi tayo manghihina, bagkus lalakas tayo, because this kind of love will restore us, mga kapatid ko. It will give us strength. And sabi ni David, "Oh, He makes me lie down in green pastures. He led me beside the still waters, and He restored my soul." Napakaganda, di po ba? Na ang pag-ibig na ito ay nagre-restore sa atin, na para maging malakas muli tayo, na para tayo sa paglalakad natin ay magiging maresistensya tayo. And this kind of love will restore us. Mapalad tayo sapagkat sa ngayon, nararanasan natin ang pag-ibig na ito. Na as we look this kind of love, and as we experience this kind of love, oh, napakaganda, napakainam, mga kapatid ko, na ang ating kalakasan ay muli manumbalik sa atin na para salungahin ang hamon ng buhay sa araw-araw natin. May iba't ibang mga hamon tayo sa buhay, hindi ba? Alam nyo rin yan. Danas nyo rin yan. But this kind of love will restore us na para mapanagumpayan natin. Second, ang sabi niya, "He guides me in the path of righteousness for His name's sake." Alam nyo, minsan sa paglalakbay natin, lalo tigit noong unang panahon, doon sa mga pastol na makikita natin, ang mga terrain doon ay grabe, right? At kinakailangan, ang pastol na ito, alam niya yung kanyang mga dinadaanan ng kanyang mga tupa na para hindi sila mapahamak. So meaning, this kind of love, in verse 3, at ang sabi niya, "He guides us in the path of righteousness," this kind of love that we must experience in our lives is a guiding love. Wow! Hindi lamang siya restoring love, but it's also a guiding love. This kind of love will guide us into a right path of which patungo sa katuwiran ng ating Panginoon. Kung ang mga pastol noon, ang kanilang mga tupa ay kanilang iniingatan, tinitingnan nila ang mga daan, sapagkat alam natin sa Judea, yung mga terrain doon ay napakadelikado, so they had to really examine ng mga daanan na ito para sa kanyang tupa. The same as true with this kind of love. It will guide us. Igagabay niya tayo sa ating paglalakbay tungo sa katuwiran ng Panginoon, at kapag tayo naglalakbay na kasama ang katuwiran ng Panginoon, tayo ay magiging maayos, hindi magiging masalimuot ang ating paglalakbay, hindi magiging masalimuot ang ating buhay, ang ating magiging relasyon sa ating kapwa ay maayos, ang ating magiging relasyon sa Diyos ay maayos, because this kind of love that we must experience in our daily life, every day, it is a guiding love. Hindi tayo dadalhin ng pag-ibig na ito sa kapahamakan, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi tayo dadalhin ng pag-ibig na ito na kung saan-saan lamang, kundi dadalhin tayo ng pag-ibig na ito, igaguide niya tayo sa katuwiran ng Panginoon upang sa ganun sa ating paglalakbay, hindi lamang meron tayong lakas, kundi tama ang ating nilalakaran, tama ang ating patutunguhan, and it will end up into a righteousness of Christ. And while we are waiting for the coming of the Lord, this love will guide us all throughout, na hindi tayo maliligaw, na hindi tayo mamomroblema, na hindi na tayo mag-aalangan, sapagkat ang ating nilalakaran ay walang iba kundi tamang lakarin, tamang landasin na kasama natin ang pag-ibig na ito na siyang nag-guide patungo sa katuwiran ng ating Panginoong Jesus. Hindi ba't napakaganda nito, mga minamahal, mga kapatid at mga kaibigan? So ngayong umaga, nakita natin, nararanasan natin that this kind of love that we are talking to, that we are discussing now, is a kind of love that restores us. It's a kind of love that guides us. And that is very important to us. Huwag ka nang maghanap ng iba pang pag-ibig na hindi nag-guide sa atin into a righteousness of Christ. Right? Wow. Ito ang kagandahan nito. Kaya sa umagang ito, lalo tayong marirestore. Magkakaroon tayo ng guidance. It's because this kind of love that we are talking to dito sa Psalm o sa awit, hindi lamang restoring love, kundi ito rin ay guiding love. Nag-guide sa atin patungo sa katuwiran ng ating Panginoon.
So anumang meron tayong mga pangyayari sa buhay, mapapait man yan, masasakit man yan, masasaya man yan, itong pag-ibig na ito ay kasama natin, na nagagabay sa atin, nagaguide sa atin, upang sa ganun sa ating paglalakbay, magiging mabuti at maayos ang ating buhay. Makakarating tayo sa patutunguhan natin na alin po na maganda ang ating kahihinatnan. And last is, in verse 4, ang sabi niya, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." Ito na naman po ay pagpapakita, mga kapatid at mga kaibigan, ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. This kind of love that we are talking to, that we are discussing now in Psalm 23:1-4, hindi lamang restoring love, hindi lamang guiding love, but it is also a protective love. Kaya nga sabi ni David, "Yet though I walk through the valley of the shadow of death, kailanman wala akong takot ninuman. Sapagat naririyan ang pag-ibig sa atin." And perfect love, ang sabi sa atin, cast out fear. Ang pag-ibig na meron tayo na nagpoprotekta sa atin sa araw-araw, na siyang nagpoprotekta sa atin na kapag tayo ay kinakabahan, tayo ay natatakot sa mga pangyayari sa buhay natin, sa mga araw-araw na ating naranasan, kinakabahan tayo, natatakot tayo, pero pag tumingin tayo sa Panginoon na siyang pag-ibig ng bawat isa sa atin, alam natin na mahal niya tayo, poproteksyonan niya tayo, aalalayan niya tayo, gagabayan niya tayo, ire-restore niya ang ating lakas sa araw-araw ng ating buhay. Sa pagsalunga natin sa buhay natin sa araw-araw, this kind of love will protect us. Ang sabi ni David, "Even though I walk through the valley of the shadow of death." Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, meron akong naalala na nag-lecture sa amin tungkol sa valley of the shadow of death. Alam niyo, sa Israel pala, kagaya noong meron tayo sa Matthew na nagsabi na mas mabuti pang dumaan ng kamelyo sa butas ng krayom kaysa sa mayaman na papasok sa langit, hindi po ba? Meron tayo niyan sabi sa Biblia. Pero ang ibig sabihin, hindi para pumasok sa literal na kamelyo, kundi doon sa may shortcut doon sa Israel na ang tawag nila ay Needle's Eye, na ang kamelyo lamang ang nakakapasok. The same as true with the valley of the shadow of death. Ang valley of the shadow of death, sangayon sa nag-lecture na aking narinig noon, na meron sa Israel na valley of the shadow of death. Na pag ito ay lalawig ka doon, pag ikaw ay dadaan doon, kasama ng mga tupa, kinakailangan na muna na merong tatalunin na mga siguro ilan lang naman na mga pagitan, na mga daan na pwedeng tumalon ang tupa. And that is, they called it valley of the shadow of death. Kaya pag lumawig doon ang mga tupa, pag dumaan doon at nagkamali ng lukso at nalaglag, ang sabi ng Biblia sa atin, nariyan yung rod niya, nariyan yung staff niya na ready na kumuha sa atin. Yung staff niya ay ready na pangkawit sa atin, at yung rod niya ay pamalo niya, pambato niya sa mga lobo na maaaring kumain ng tupa. So this kind of love that we are experiencing now, it is not just a restoring love, it is not just a guiding love, but it is also a protective love of which sa ating araw-araw na buhay, nararanasan natin na tayo ay pinoprotektahan ng pag-ibig na ito. Kaya kapag sinabi natin, inibig tayo ng Diyos, may pag-ibig sa atin, at ang pag-ibig na ito, kailanman hindi ako kakabahan, hindi ako masisindak ninuman. Anumang meron na dala sa akin ng kaaway, hindi ako masisindak, because I know that the Lord loves us and He will protect us. Na kahit pa, mga minamahal na mga kapatid, ipinapahintulot ng Diyos ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay, still, panatag pa rin tayo, because ang pag-ibig na ito ay nagpo-protect sa bawat isa sa atin. Sa araw-araw ng ating buhay, anuman ang ating ginagawa, sa paglalakbay natin sa mundong ito na hindi natin alam ang patutunguhan, maraming mga problema, maraming mga hindi magagandang karanasan, maraming karanasan, pero ang pinakamaganda sa lahat, sapagkat this kind of love will always protect us. That even though we experience things of which not favorable to us, and even we don't understand it, but still,
But still, this kind of love will protect us always. Ito ang pag-ibig ng ating Panginoon. Mga minamahal, mga kapatid, when David said, "He makes me lie down in a green pastures," ang pag-ibig na ito ay nagre-restore sa atin. In verse 3, "He guides me in the path of righteousness," ang pag-ibig na ito ay nag-guide sa atin. And then even though we walk to the valley of the shadow of death, we will fear no evil because this kind of love will protect us. Hari nawa, na ma-inspired tayo, mga minamahal, mga kapatid at mga kaibigan, sa araw-araw ng ating buhay, habang tayo tumitingin sa karanasan natin, na nariyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na pag-ibig na nagre-restore, pag-ibig na nag-guide, na pag-ibig na nagpo-protect sa atin, ito ay araw-araw nating naranasan. Sana maranasan natin ito sa buhay natin, at tayo nawa ay patuloy na manahan sa pag-ibig ng Diyos. Anumang sapitin natin, anumang karanasan na meron tayo, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Because perfect love cast out fear. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong pag-ibig na ipinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat sa pag-ibig na ito na nagre-restore sa amin. Ang pag-ibig na ito na nag-guide sa amin. Ang pag-ibig na ito na nag-protect sa amin. O napakapalad namin na ito'y nararanasan namin sa araw-araw ng aming buhay. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nawa na lumawig ang ating pag-ibig at manahan tayo sa pag-ibig ng Diyos araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen.